kasama ko yung makukulit na BGYO. Wow. Mga kapitbahay ko na hindi ko naman nakikita. Kumatok po kami sa inyo dati. Hindi ka pinapasok. Hindi ko pinapasok. Para may cookies tayo. Para may cookies tayo. Tsaka breadsticks. Oo, pag nagbibek ang asawa ko, kayo ang naiisip, diba? Alat alam nun na, oh, si Nick allergic sa ganito or what. Kabisado na. Tsaka banana cake pala. Ako rin naman, pag kumakatok sa inyo, lagi kayong wala dun. Or tulog. O naka-otulog kayo, diba? Nakailan na rin ako na makatok dun sa inyo, isang wala kayo. Isang beses lang po yata namin nakita na. Oo nga. Nandoon kami. Oo nga. Paano ba kayo nabuo? Kasi for people who don't know how you were formed, baka it's time to share it in a short story. Yung sa amin po ni Nate, actually po, lahat po kami scouted po, Direk. Kami po ni Nate yung unang nagkita kasi yung audition po na pinuntahan namin, parang hotel siya tapos nadaanan din namin yung bootcamp. Tapos hindi ko po gano'ng kinakausap si Nate kasi ano, English. Ang hirap po kausapin. Oo, talagang, hi! Hey, good! Huh? Ganun lang po yung reply ko. Pero yun po, kami po ni Nate yung unang nagkita. Tapos, sila na. Okay, so, sabi nga ni Aki kanina, scouted kami lahat. Ang kasabay ko ma-scout sa special audition, CJL naman. Tapos, lima kami dun, no? Tapos, isa-isa yun. Pakilala, tapos parang onting brief sa sarili. Tapos, pinabalik na kami sa isang lugar. Sabi, okay, JL and Angela, mag-stay kayo. Yung tatlo, pwede na po umuwi. Tapos, parang hala, pinabahan kami. Parang, ano mangyayari? Tapos, ayun, pinag-battle kami yung dalawa. Ano, singing battle, tsaka dance battle. Tapos, nagulat na lang kami, okay, aakit kayo ng 12th floor sa ABS-CBN. Naalala ko pa nun, nag-serve yung waiter doon ng tubig. Isang ganun ko lang. Abos agad yung ano. Ayan, tas yun na. Doon na nag-start yung journey namin ni JL. Mas nauna siyang pumasok kasi ng isang araw. Kasi pinag-isipan ko pa isang araw na yan. One day. Kasi chinat ko pa siya ng Gelo. Pupunta ka ba? Tas nung sinabi niya, ay hindi, bukas ako. Takot ako kasi. Siyempre, magkakaibigan na kayo doon. Baka mamaya, plastic-plastikin niyo ako doon. Joke lang. Pero grabe, sobrang ganang experience. Totoo. Unexpected lahat. Mikki. Ako naman po, my friend's manager po was asking me if marunong po ako mag-rap kasi they said na parang yung ABS po was looking for a rapper po for a project. And then yun po, parang nag-connect the dots lang po. And then parang tinulungan po nila ako makapasok sa mapas po ako sa ABS. Si Ate Erin po, kasama ko po dati. Siya po yung naghahatid po sa akin dati sa Star. Nagsumusundo po sa akin sa Star Academy kasi hindi pa po ako makalabas nun kasi minor pa po ako nun. Tapos, ayun po, pinakit na din po ako sa ano. Anong floor yun? Anong floor yun? 12th floor. Tapos pinasayo ako, pinakanta ako nang hindi ko alam. Gagawin ko pala. Mahirap bumuo ng boy group kasi mahirap humanap ng kabataan na parehong kumakanta at sumasayaw. True. Diba? Si JL, baladir naman yan talaga si JL. Hindi naman siya ano. Mahirap talaga sa atin dito. Naturally, magaling kumanta, pero yung pasayawin at pakantahin, iba lang naman yung mga Gary V. Kukunti lang yan. Mga Darren, Gary V. Diba? So, we really needed to scout each one of you. Naalala ko yun, pinakit sa office. Okay. Ayan, so, si JL kasama yung nanay niya noon. Si Gelo una kong nakaano. Ikaw una kong na-interview noon. Opo, tapos ako lang po mag-isa noon eh. Oo nga. Dahil sa ano ka naman, dance troupe ka naman galing doon, di ba? Galing po akong training noon po. Oo, kasi nagpe-prepare ka noon for the state, yung competition for the states, no. Opo. Si Mikki noon, dinala siya ng manager niya sa amin. What made you decide to be part of the group? Ako po, feeling ko po, wala na po kasing ibang ganun na opportunity na dadating sa buhay ko. So, pag inisip ko siya mabuti, maraming sacrifices talaga. Like, mahihiwalay ka sa school friends mo, sa normal life, everyday life na kahit anong gusto mong gawin. Pero yung kapalit niya na maganda, sobrang laki po. Ako po, bago talaga ako nakapasok direct. Dami kong pinag-auditionan, dami kong sinalihan, tapos nare-reject ako palagi. Nagdadalawang isip po ako kung tutuloy ko ba kasi, yun nga, based dun sa sinabi, long-term na ano training na pati yung contract, tapos yun nga, malayo sa family. May isip ko agad paano yun. Pero una ko agad inisip na
baka ito na talaga yung para sa akin. Ako po dati, iniisip ko lang din po na parang, ay, gusto ko maging ano, sana maging actor ako, sana maging performer ako. Pero never po ako nag-take ng opportunity na magsumayaw or kumanta, mag-rap, ganun po. Isa sa pinaka-main reason kung bakit po ako sumali is yung homeschool po. Kasi yung school po kasi namin, hindi po kasi kami, ano eh, like, okay financially, tapos madami pa po kaming utang, tapos lalo na po sa school. Our school tuition fee po, mahal po siya. So, may last year pa po ako for senior year. Eh, parang nisip ko po, may utang na po kami sa school, tapos si dad walang trabaho, tapos yung may following pa po na tuition fee pag nag-enroll po ako. So, sabi ko, maybe ito na yung time na makatulong ako na mawala yung burden nung tuition fee niyan. And at the same time, gusto ko rin po yung ganito po. Mag-perform. What made me decide to join po was, because even before po, all of the performances through dancing I enjoyed. And already from the audition, like, they ask you, oh, can you sing and dance? I already know it's performing. Something about performing. So I was like, oh yes, I'm gonna try. And I wanted to be like K-pop already before. My mom showed me BTS when they were in their Fire era and EXO when they were in their Growl era po, and I was like, wow, where did they start this? How did they do that? And I was like, I'd never seen anybody with a music video like this. I was like, wow, I wanna try. And before po, I tried voice lessons na po, but I sucked so bad. It was one lesson and I never did it again. I was so embarrassed. It was like, nay, 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 nay. And I was so embarrassed with people watching me. So I never did the voice class again. But then, when I came here, I didn't know I was gonna sing either, po. But I decided to go because of K-pop, po. And because I didn't want to be just dancer. I wanted to be full performer by then, po. Parang same po no kay JL, parang pag-give up na rin po talaga ako sa showbiz industry, po. Parang gusto po mag-focus sa pag-aaral ng time po na yun. Pero, yun nga po, parang bihira po kasi dumating yung opportunity. So nung may tumawag po sa amin, parang niligawan ako ng nanay ko. Try mo na, malay mo. Tapos sinabi po na singing dance. Hindi ako marunong sumayaw, Mika. Pwede ba kanta na lang? Kaya po nangyari yung audition video ko, para kung wag ganun-ganun lang ako dun. Pero yun po, hindi ko rin po siya in-expect na magtutuloy-tuloy nung nag-audition na po. Tapos nakapasa sa mga screening, hindi na i-eliminate po. So sabi ko, parang tama ba itong ginagawa ko? Nasa isip ko po. Kasi hindi po, as in, wala po talagang parehas kaliwain pa ako. Tapos po, ayun po, during nung natanggap na po, nakapasok na dun sa, nag-stay in na po sa bahay. Sabi ko parang, ano, parang na-enjoy ko siya. Tapos iba yung training, iba yung natututunan namin. Hindi lang po sa skills, sa pagganda sa pagsayaw, sa personality. Nung mas natututo ka makisama sa, ano, sa paligid mo. Sabi ko parang, ang gandang ano niya sa buhay. Ang gandang ikikip po sa buhay kasi hindi mo siya, kumbaga madadala mo po siya hanggang sa pagtanda mo. Pwede mong maturo sa mga anak mo, sa magiging apo, masashare mo yung storya na nabuo kasama yung grupo mo. Parang ang ano po, ang saya lang pong mabalikan ng mga ganong araw. And yung isa po siguro sa main reason na nagpastay sa akin, yung time po ng pandemic, during that time po. Kaya sabi ko, parang ayoko iwan itong mga to. Ayoko iwan ka. Yun po. Sila. Totoo yung sinasabi ni Aki na para kang atleta, para kang sundalo, na yung pinagdaanan nyo, yung dadalhin nyo talaga yung sa pagtanda na yan. There's more that you learned with it sa pakikitungo sa tao, sa sarili nyo about yourself. Na kaya nyo pala, kahit dalawang kaliwang paa, kaya pala maging kanan at kaliwa yung paa. Natutunan nyo yun, tumibay kayo, you learned a lot about yourselves. Na-imagine ko yung sinasabi mo kanina, yung tuturo mo sa apo mo. At sa, na-imagine ko, sabay kayo nagdadalight ng apo mo. Diba? Imagine kung makita mong gagawin mo yun. How did you survive the difficult times of the training and the difficult times of the pandemic and the difficult times of iba-iba ka, hindi naman kayo talaga magkakasundo nung in the beginning eh. Paano nyo na-survive lahat yun? First, I survived the pandemic po because even before this, I don't go out and I don't like doing stuff outside. I like to play games or I don't know, sometimes read or draw or do alone things po. I survived also the training po because of dance. I guess it's like the same discipline like you
repetition and you just keep going, and even if it gets boring, you keep pushing because discipline. It's really just discipline because of dance, but I survived the training. Then getting along with the kuyas, I don't think there's anybody I don't get along with, so it's easy to survive that. Discipline po talaga kasi lahat ng tao, hindi naman na ma-motivate yan every day. May mga times talaga na, ay, I feel down today. Pero pag nandun yung discipline, tama pa rin ginagawa mo and may progress pa rin every day. Yun yung sa training naman. Sa pandemic, I think lahat ng mga negative experiences natin, yung mga mahihirap, parang lagi tayo nakakahanap ng way para maging masaya siya. Di ba? Actually, marami po talaga. Tsaka feeling ko nag-click talaga kaming lima kahit sobrang iba-iba kami. Parang may soft spot sa bawat tao kahit iba-iba. Di ba? Ako po, kung makikita niyo naman talaga, sobrang masayahin ko na tao. Ako yata, masasabi ko dati, wala ako yung taong walang problema. Nagkaka-problema, pero yung problema, hindi ko pinaproblema. Parang ganun. Actually, hindi pandemic. Simula nung napunta ako dito, nagka-problema ako. Which is, maganda naman. Kasi... Ano naging problema mo? Like yung napoprustrate po ako sa sayaw, yung mga sa evaluation. Pag mababa yung ranking ko, na frustrate ako. Dun ko na na-feel na, ay, nagkaka-problema pala ako. Tapos, yun, nung una nahirapan po ako eh. Kasi, hindi ko pa po alam paano i-handle kasi hindi nga po ako sanay. Pero nung tumatagal na, parang naniwala lang ako sa sarili ko na ay, nagagawa naman ng ibang tao. Nagagawa naman nila, so dapat kaya ko rin. So, ayun, inisip ko lang na iniisip. Tapos, minotivate ko lang yung sarili ko sa araw-araw hanggang sa napapansin ko na meron nga na-improve sa sarili ko. Pinaka-reason ba't di pa ako nag-give up during the process po, yung binabalikan ko po kung bakit ako nagsimula. Kasi pag nag-give up ako now, anong mangyayari? Sayang lahat ng pinaghirapan ko. Tsaka wala rin po akong babalikan. Walang school, pandemic. Siyempre po, during pandemic also, mahirap din po kumita, ang ganun po. Paano ako po susupport yung family? And mahirap po talaga, lalo na po pag pandemic. Tsaka, iniisip ko rin po talaga na parang naniniwala po sa grupo namin, sa project na to. Ano pinaka-frustrating na nangyari sa inyo? Korean coaches po. Yung nag-start po yung diet. Doon po ako nagkaroon ng insomnia. Tapos, yung mga requirements po sa inaabot ng anong oras, kasi kailangan naming malinis. Kapag di po namin na-perform na maayos kinabukasan, meron pong parusa. Tapos, after Korean coaches po, parang hirap po matulog. So, yung mental health, parang medyo nagkakaroon po ng anxiety, yung ang daming iniisip. Pipopcon po. All of our performances before, we're usually satisfied po, and we're happy with what the reaction, but it's not as satisfying as this because the crowd before, they don't come for us camera. Or for P-pop. They camera. Come for like, they come to see a performance just to watch people perform. But for P-popCon, they came for the whole thing we do, like our music, for our name, and to see our faces specifically, and to see how we perform our songs po, and because they appreciate our hard work po, and you could tell by the reactions when we stepped on stage po, they really came for all of us. Saka yung mga reactions ng P-pop con, parang hindi siya fake, parang alam mong totoong mga aces, totoong mga P-pop fans talaga, so alam mong appreciate and pure yung reaction nila, so nakakatawa po yun. Saka nung time na po yun direct, kasi nung wala pa pong ganun, like virtual lang lahat, parang sinag-uusap kami. Siyempre, nakikilala din, parang may manakakilala po sa pangalan namin. Pero parang di pa rin po namin ma-feel kasi camera lang naman po kaharap namin. So, ayun, nung sa P-pop con, doon na po namin nakita na, grabe, ang dami nang naniniwala sa amin. Tapos, alam mo yun, nung pagpasok namin, grabe yung tibok ng puso ko na. So, what's in store for the Aces for the next couple of years from BGYO? Isa po siguro dyan is fresh music, new genres po ng BGYO, leveled up performances po, and new contents. And I think we really want to grow our artistry po, like be able to
make each song really us and each lyric fully us and be able to produce everything. And we want to be able to do our whatever vision. We want and give the Aces whatever they want. What are you committing to give and to do for yourself and for your craft? Yung skills po. Hindi lang po sa pagsayaw, sa pagkanta, sa pagsulat po. Gusto ko rin pong matuto kung paano talaga mag-produce din po ng music. Kasi parang hindi naman po habang buhay merong kaming aasahan na ano, na music na lalapit sa amin. Parang gusto rin po namin ma-express talaga kung ano yung nararamdaman namin. And maibigay po sa Aces para po, alam niyo po yung maano pa sila. Parang, ang ano naman ng music niya, parang ganun. And yung isa po sa kinukomit ko po yung gusto ko pong i-give po sa Aces po and sa lahat po, parang yung inspiration po na huwag sumuko. Kasi alam po namin yung point na talagang down. Pinupush ko po yung sarili ko mag, ano pa, in everything po, dancing, singing, producing, making songs po. Kasi gusto ko po na matuto para makatulong din po sa grupo. Kasi I think lahat naman po kasi kami may ambag po talaga, and I think everyone sa amin, the more na mas madami kaming natutunan, mas ano pa, mas lalakas pa po yung BGYO. So yun po yung pinaka-focus ko po, yung artistry, yung craft po namin, para yung gusto po namin, yung vision po namin, yun yung mapakita po namin sa mga Aces po, sa P-pop supporters po. Yeah. Yan, parang ganun din po kay Mikki, parang pinapangako ko na ano, parang kailangan ko pang i-improve yung sarili kong skills. Kasi ano, common na po yung kami yung nagte-training as a group, na bibigay namin yung kanya-kanya naming opinion sa lahat. Pero pag mas in-improve mo pa kasi yun, yun yung magbibigay na extra flavor. Tsaka ang maganda po kasi maipakita namin yung kanya-kanya naming character kahit na magkakasama kami. Every time na pupunta kami sa harapan, ah, si JL na to, ah, si Gelo na to, si Aki, yun, basta. Masipag din po ako magbasa talaga ng mga comments. Hindi ako nasasaktan eh, mas na, alam mo yun, mas ginaganahan talaga ako. With myself, I wanna be able to carry myself much, much nicer. I wanna be able to please as much people as possible po. Before ako magsalita po, natuwa lang ako kasi lahat sila parang same. And feeling ko nasa tamang grupo ako kasi ganun din ako. Gusto kong nag-grow. So pag lahat kami gusto mag-grow and matuto ng lahat ng bagay, grabe yan. Grow with you. Siguro ang kocommit ko po is hindi mawawala yung hunger ko para maging better, para maging the best. Kasi kami naman as a group, gusto namin lagi kaming best at sa lahat ng bagay. Pero healthy pa rin syempre. Healthy competition, pero always aim high, right? Iwasan na rin namin na i-doubt yung sarili namin. Huwag i-compare yung sarili namin sa iba. Maniwala lang sa sarili and magtiwala sa mga kagrupo. Nararamdaman ko yung sincerity nyo. Nararamdaman ko yung pagmamahal nyo sa isa't isa. And I'm confident that we have, yun nga, nakasalalay ang ating kinabukasan sa kabataan na tulad nyo, di ba? With your training and desire to improve and to better yourselves, marami kayong may influence. But being a star magic artist, ano ba importanteng meron kayo, Gelo? Ang importanteng meron ng star magic artist is hindi siguro nagsisettle for less. Lahat tayo naglalabas ng content or kahit anuman na quality pa rin. And passionate lahat ng mga tao, hardworking, at alam mong may respeto sa tao at may good attitude. Galing mag-synthesize ni ano ni Gelo, nagbubulungan sa tabi-tab, nabuo niya. Para nang iba yung word na isip ko kasi. That's how they work together. Nagbabatuhan lang ng konti, tapos nabubuo. So, very good boys. Alam niyo naman na proud ako sa inyo, di ba? And, so again, boys, thank you very much. And know in our hearts that we're very, very proud of all of you.